buksan po natin ang ating Biblia sa Unang Korinto 11. Magkakaroon po tayo ng banal na hapunan, ano po, or communion sa ating mga tahanan. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay nagkakasama muli po ngayon sa pamamagitan po ng ating live stream na ito, okay? We can stay connected kahit po tayo po ay nasa mga bahay. At huwag niyo po kalimutan na mag-comment, no, palagi, no, habang nanonood kayo ng live stream para alam namin na nandyan po kayo. Magpatuloy po kayo mag-comment, no, po, ng inyong mga naiisip habang nakikinig kayo. Share your thoughts, ano po, with us. Welcome po natin yung mga first-timer po natin ngayon sa ating live stream po na ito. Pwede na po mag-gather, pero hindi pa po ako nag-decide na mag-gather tayo sa physical experience. Siguro po, baka mga July pa po tayo, no? Kasi gusto ko po na kayo ay safe. Kaya wag po kayong gano'ng maglalabas. Hindi po ko mo tayo ay GCQ, ay tayo po ay kung saan-saan na pupunta. Ano po, mag-ingat po kayo palagi. Kayo po ay aming ipinapanalangin literally everyday. Ano po, buong Glory City Church na family. Pero ingatan niyo po ang inyong sarili, no, with wisdom, with understanding sa sitwasyon. Okay, so hindi po kamo GCQ ay kung saan na po kayo pupunta. Mas mabilis po kayo mahahawa ngayon. Okay? Hindi po sa tinatakot ko kayo, kundi magkaroon po kayo ng wisdom and understanding. And even in our church po, baka July per Sunday pa po tayo magkakaroon ng physical experience na mayroong social distancing. Hindi ko po alam, baka 1 week or 2 weeks from now, or yun na nga po, first week ng, first Sunday ng July. Ang point ko po ay ingatan niyo po inyong sarili. Ako po ay concerned sa inyo, kaya ayoko po kayo pumunta dito. Mag-stay connected po tayo sa ating mga live stream, okay? Sapat po yan para po tayo ay makatawid at maging matagumpay even in the crisis, in the pandemic, okay? So huwag niyo po kalimutan, mag-like, mag-react po kayo, mag-comment po kayo every 3 to 4 minutes, ano po, para makita namin kung kayo po ay nakaka-receive talaga, nakukuha po ninyo yung mensahe. Meron pong thoughts na sinasabi at pinaparating sa inyo ang Diyos habang kayo po ay nakikinig ng ating word, ng message, ng preaching of the word. Okay, ngayon po ay meron tayong communion, ano po, sa ating mga tahanan. Kumuha po tayo ng grape juice at sky flakes, pwede na rin po, ano, walang levadura. At tayo po ay magkakaroon po ng communion, ano po, communion po ito. Tingnan po natin sa First Corinthians. Yun nga po, Unang Korinto. Babasahin ko po sa inyo sa Tagalog. Talatang 23. Sabi po dito, ito ang katuruang tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon. Ito ang aking katawan na iniyahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. So tuwing tayo po ay nagtitipon, ginagawa po natin ito bilang pag-alaala sa Panginoon. Once a month, meron po tayong Sunday, isang Sunday po every month at least. Minsan po second Sunday, minsan last Sunday. Ngayon po first Sunday ng June, ito po ay atin pong ginagawa. No, sabi po ng Panginoon dito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. So, aalalahanin po natin ng Panginoon. So, ang tinapay po ay sumisimbolo sa kanyang katawan na nabayubay, tumanggap ng latay sa likod. Ano po? Pinako. Tinusok ng sibat sa tagliran. Koronang tinig sa ulo. Sa paa, nakapako rin. Ano po? At ang likuran niya po ay merong 39 na latay. Kumakaskas ang likod niya sa kahoy ng krus. Yan po ang dinanas ng Panginoon, ang kanyang balbas ay hinaltak, ano po, sabi po sa mga awit at maging po sa aklat ni Propeta Isaias, ano po, ang kanyang mukha ay tumanggap ng suntok, ano po, ng mga suntok. Yan po yung katawan ni Kristo, ito po ay sumisimbolo sa kanya pong katawan, ang tinapay na to, ay sumisimbolo sa katawan ng Panginoong Jesus na nabayubay, tumanggap po ng parusa para po sa akin at para po sa iyo. Atin pong alalahanin yun. Ano po? At ang grape juice, sumisimbolo po sa
banal na dugo ng Panginoong Hesukristo. Verse 25, matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, 1 Korinto 11, talatang 25, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Yun naman po yung grape juice. Ano? Ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Nakita niyo po yung bagong tipan. Huwag niyo po nating isipin na traditional yung salitang tipan. O makaluma, o religious masyado, hindi po. Ibig sabihin lang po ng tipan ay kasundo. Ang bagong paraan ng pakipagkasundo sa Diyos ay sa pamamagitan po ng dugo ni Jesus. No, sabi niya po dito, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Kaya mahalaga po na tayo po ay lubos na mayroong pagtanggap sa katuruang ito. Na wala po tayong magagawa sa ating sariling kakayahan bilang tao para makasundo ang Diyos. Kailangan po nating gawin ay tanggapin natin. Tayo po ay maging recipient, no? Tayo po ang tumatanggap ng kabutihan ng Diyos. Tayo po tumatanggap ng awa at biyaya ng Panginoon, ano po? Na kanya pong dugo ay paniwalaan natin, mailapat sa ating mga puso, sa ating diwa, sa ating isipan, na ang kanyang banal na dugo ang naglilinis sa atin sa lahat ng ating mga kasalanan. Ano po? Yan pong gawin po natin ngayon. Sige po, kunin po natin yung tinapay at kunin po natin yung grape juice. Papanalangin po natin yan. Ibibigyan ko po kayo ng 30 segundo sa inyo po mga tahanan para po manalangin. Yung mukot manalangin, ipagpasalamat po natin ang kanyang katawan na tumanggap ng mga parusa, ng latay, ng pako, ng mga pako, ng koronang tinig, ng mga suntok para po sa atin. Imbis na tayo, si Jesus ang pinarusahan. Sige po, ipagpasalamat din po natin ang grape juice na sumisimbolo naman po sa dugo ni Jesus na nagpapatibay sa bago po nating tipanan o pakipagkasundo sa Panginoon na tanging sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ito po ay natutupad. Tayo po'y manalangin ng pagsamba at pasasalamat at pag-alaala sa Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sinasamba ka namin, pinupuri po namin kayo, Lord. Salamat po na sa araw na ito, inaalala po namin ang ginawa po ninyong sakripisyo sa doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sa tinapay na to, simbolo po ito ng inyong katawan na nabayubay, na tumanggap po ng mga latay ng koronang tinik, ng pako sa magkabilang kamay at sa paa, tusok na sibat sa tagliran, at ang mukha po ninyo na dumugo dahil po sa balbas na hinaltak. Salamat po, Panginoon, na tinanggap nyo lahat ng parusa sa inyong katawan sa halip na kami ang tumanggap nito. Kami po ay mayroong kaligtasan, kami po ay may kagalingan, kami po ay may paglaya ngayon sa anumang pagkakabilanggo, sa karumihan, pagkakabilanggo sa nakaraang pagkakamali, sa kasalanan. Dahil po kayo na po, Panginoon, ang pinarusahan on our behalf, on our place. You took our place, Lord God, on the cross. Marami pong salamat, Panginoon, sinasamba po namin kayo. Kami po ay lubos na naniniwala. Kami po ay recipient po ng inyong kagandahang loob. Marami pong salamat. Tanggapin niyo po ang aming pag-alaala na ito. Tanggapin niyo po ang aming pagsamba po na ito. Sa pangalan ni Jesus, amen. Kainin po natin ang tinapay. Yun naman po ay ang grape juice. Tayo po ay manalangin sa loob ng 30 segundo. Pagpasalamat po natin ang saro o yung grape juice na sumisimbolo po sa dugo ni Kristo na nagpapatibay sa bagong kasunduan natin o pakipagkasundo ng tao na marumi sa Diyos na banal. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, Panginoon. Ganon din po sa inyo pong banal na dugo na sa buhay ni Kristo Jesus, makikita po namin, Panginoon, ang inyo pong pag-ibig,
na kanya pong hinayaan at inialay ang kanya pong buhay, ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo para po kami ay linisin sa lahat ng karumihan, para magkaroon po kami ng access sa kagalingan, sa kapatawaran, sa kasaganaan, sa kalayaan, Panginoon. Maraming po salamat sa banal na dugo ni Kristo Jesus na nagiging katibayan, nagpapatibay, Panginoon, sa aming pong pakipagkasundo sa Diyos na banal. Na bagamat kami po ay mga taong makasalanan at marumi, mayroon na pong paraan upang kami ay makipagkasundo sa banal na Diyos, tanging sa pamamagitan lamang po ng dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Kami po ay lubos na nagpapasalamat at sumasamba sa umaga po na ito bilang isang pamilya spiritual, bilang isang pamilya sa pananampalataya. Salamat po sa banal na dugo ng Panginoong Jesucristo. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan po namin kayo. At inaalala po namin ang inyo pong sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. Tanggapin niyo po ang aming pagsamba, ang aming pong pag-alaala sa inyo sa umaga po na ito. Salamat po. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, kami sumasamba. Amen. Sige po, inumin po natin ang grape juice. Okay, tayo po ay magbasa ng salita ng Diyos bago po tayo manalangin muli. Sa Genesis, ano po? Chapter 21, verse 14 hanggang verse 20. Babasahin ko po sa inyo sa Tagalog. Sa aklat po ng Genesis, chapter 21, verse 14 hanggang verse 20. Sabi po dito, madaling araw pa lamang ang mag-inay inihanda na ni Abraham ng baong pagkain at inumin. Ipinapasan ni Abraham ang mga ito kay Hagar at ang mag-ina ay kanyang pinaalis. Nagpagala-gala sila sa ilang ng Beersheba. Verse 15, nang maubos na ang dalang tubig, iniwan ni Hagar ang kanyang anak sa lilim ng isang mababang punong kahoy. Verse 16, at naupo ng 100 metro mula sa kinaruroonan ng bata. Sinabi niya sa sarili, di ko matiis ang makitang mamatay ang aking anak samantalang nakaupo siyang nag-iisip. Umiiyak naman ang bata. Ano po? Verse 17, narinig ng Diyos ang iyak ng bata. At nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos. Hagar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Naririnig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. Verse 18 na po yan. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lahi. Pinagliwanag ng Diyos, verse 19 po, pinagliwanag ng Diyos ang paningin ni Hagar at nakita nito ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata. Hindi nga pinabayaan ng Diyos si Ismael, ito'y lumaki sa ilang ng paran at naging mahusay na mangangaso. Verse 21, tingnan rin po natin ang verse 21. Tayo po'y mananalangin pagkatapos nito. Ikinuha niya siya ng kanyang ina ng mapapangasawa mula sa lupain ng Ehipto. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa balon ng tubig. Ang tubig po ay source ng buhay. Lagyan niyo po kami ng buhay, Panginoon. Doktungan niyo po ang aming buhay. Pahabain niyo po ang aming buhay. Tulungan niyo po kami mag-survive sa panahon po ng krisis, ng pandemic, sa panahon po ng kawalan, sa panahon po, Panginoon, ng kakulangan, sa panahon po na kami ay bitin sa mga bagay na
magbibigay sa amin ng buhay, Panginoon, sa oras po nito, tumugon po kayo sa aming mga panalangin at aming mga dalangin at hiling, Panginoon. Kayo po ang tumugon sa mga pangangailangan ng bawat isa sa amin. Kami po ay lubos na lumalapit sa inyo. Kami po ay buhayin ninyo. Kami po ay bigyan nyo ng buhay. Duktungan nyo po ang aming buhay, Panginoon. Duktungan nyo po ang aming lakas. Kayo po ay Diyos na makapangyarihan. Kayo po ay Diyos na nagduduktong ng buhay. Kayo po ay Diyos na nagpapahaba ng buhay. Kayo po ang Diyos na nagtatawid sa amin mula sa disyerto. Kayo po ang Diyos na nagtatawid sa amin mula po sa mga bagyo at unos at pagsubok. Kaya po sa umaga po na ito, kami lumalapit sa inyo, maging kalakasan namin ang inyong salita, ang pangako ng inyong mga salita. Gamitin niyo po ang pagkakataon po na ito, handa kami makinig. Nasa inyo po ang aming atensyon sa maikling panahon na ito, sa mga minuto na lilipas, Panginoon. Hawakan niyo po ang aming atensyon. Tinutuon po namin sa inyo ang aming atensyon, ang aming isipan, ang aming diwa, ang aming focus, Lord. Alisin niyo po ang anumang distraction. At handa rin kami, Panginoon, makipagtulungan. Alisin niyo po ang mga distraction sa bahay, sa aming pakikinig, sa aming panunood, sa aming pag-involve, pag-participate, sa aming pong live stream na ito, Lord God. We honor you. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Panginoon, sa inyo po ang aming papuri, ang pasasalamat po namin. Sige po, purihin natin ng Diyos. Sambahin po natin ang Panginoon sa ating mga tahanan. Sige po, sa ating mga sariling mga pananalita at mga labi. Sa sariling nating likha na mga pagpapasalamat, likha na mga papuri sa Diyos. Sige po, purihin po natin ang Panginoon sa loob ng 10 segundo. Sa loob ng 10 segundo, purihin mo ang Panginoon sa iyong lugar, sa iyong tahanan, sa iyong kwarto. Salamat po, Panginoong Hesukristo. Pinupuri po namin kayo. Sa inyong salita ay handa naming tanggapin. Kami po ay uhaw, kami po ay gutom. Kami po ay nagnanais na maunawaan at mas makilala kayo, Panginoon. Marami pong salamat, kayo po ay napakabuting Diyos. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin. Tinataas namin ang pangalan ni Hesukristo. Jesus, dakila ka. Jesus, karapat dapat kang sambahin at purihin sa inyong aming buhay, sa inyong aming diwa at atensyon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Salamat po. Amen. Amen. Hallelujah. Alam niyo po, ito pong pag-uusapan natin ay pinamagatan po itong dilig sa disyerto. Pagkakadilig or ikaw ay watered in the desert. Ano po? Mawatered in the desert or madiligan. Okay, madiligan ka. Okay? Sa English po ay watered in the desert. Madiligan sa disyerto. Ano po? Ang disyerto po ay wilderness. Sa binabasa po nating kwento, sa buhay po ni Hagar. Si Hagar po ay isang bondservant. Siya po ay isang katiwala sa kanilang kultura. Siya po ay personal assistant ni Sarah, ang asawang legal at legit ni Abraham. Si Abraham po ay isang lalaking pinangakuan at pinili ng Diyos dahil sa kanya pong abilidad na simple lang na makapaniwala sa Diyos. At ang pangako ng Diyos kay Abraham at kay Sarah, bagamat sila'y matanda na, sila'y magkakaanak, ano po, at sa kasamaang palad po, ay meron pong limitasyon ang isipan ng tao. At bago po bigyan ng Diyos ng anak, si Sarah at si Abraham, ay prior sa ating pong kwento, background or context po sa ating kwento, si Sarah po ay nagdalawang isip at ang sabi niya kay Abraham, Abraham, pwede mong si Hagar na aking band servant or maid or personal assistant, sa kanilang kultura ay posible po yun, siya na lang ang hanapan natin na magiging anak, no? So ginawa po ni Abraham, kinuha niya si Hagar isang gabi at ayun nga po, sila po ay nagkaroon ng anak, si Abraham at si Hagar, at ito nga po si Ismael. Bago po matupad ang pangako kay Abraham at kay Sarah ng legit na anak, no, sinubukang tulungan ni Abraham at ni Sarah ang Diyos sa pangako ng Diyos sa kanila. So huwag niyong gawin yun, okay? So yun nga po, yun ang kanilang sitwasyon, nandun na po yun. Dahil nga po may favor ng Diyos si Abraham, ay in-overlook po ito ng Diyos, pero nandun po ang resulta o consequence. Nakita niyo po ganun kabuti ang Diyos, ganun ang mercy and grace at kaganda ang loob ng Diyos, pero po nandun po ang consequence, nandun in-overlook. Makikita mo ron, in-overlook na po ni God ang ginawa po na ito ni Abraham at ni Sarah mula po sa kanilang humanistic way, mula po sa kanilang kaparaanan bilang tao, dahil nga po siyempre nandun ang alinlangan, sila'y matanda na,
si Sarah ay baog. Ano po? At si Abraham po ay hindi magkakaanak kay Sarah. Tinulungan ni Sarah si Abraham. Ano po? Tinulungan ni Sarah ang Diyos sa pangako ng Diyos kay Abraham. So nagkaroon po ng Ismael. At yun nga po, problema po, siyempre kahit may Ismael na mula sa laman, mula sa paraan na karnal ng tao, ay nandun pa rin naman po ang katuparan ng Diyos. Sa paglipas ng mga taon, natupad ang pangako ng Diyos. Pinanganak naman po si Isaac. Nagbuntis na po si Sarah. Miraculously, malahimala, nabuntis po si Sarah nung siya po ay nasa 99 or 90 or 100 years old. It is a miracle. Okay? Rejuvenating po yung power and miracle ni God. At nandun nga po si Isaac. So si Isaac po ay pinanganak. Si Isaac po ay ito po yung anak mula po sa pangako at hindi mula sa paraan ng laman, hindi po sa paraan ng tao. So makita po natin itong ganitong sitwasyon. At dito po naipit si Hagar. So dumating na si Isaac, ngayon po ay mayroon pong conflict na ginawa ito sa pamilya. At kaya pong sabi ni Sarah kay Abraham, Abraham, paalisin mo na si Hagar. Ano? Ito po yung mga hindi maipaliwanag na mga issue sa loob ng pamilya. At sa madaling salita po ay kinaumagahan, kagad tumalima si Abraham sa sinasabi ni Sarah, which is sinabi rin naman ng Panginoon kay Abraham, Abraham, makinig ka sa misis mo. No? Tingin ko po matinding advice ni Lord John kay Abraham. Ano po? Mayroon pong talata dyan sa verse 21 na ganun. Hindi ko na po hinighlight yun. Okay? So sabi ng Panginoon kay Abraham, Abraham, pakinggan mo ang misis mo. Tama siya. Okay? Tuparin mo yon. Hayaan mo na umalis si Hagar at ang iyong anak na si Ismael at sila ay malalayo na sa iyo, makaka-cut off sila sa inyong pamilya, sila ay malalayo na, sila ay may iba ng direksyon, sila ay mawawalay na sa iyo, pero huwag ka mag-alala, sabi ng Panginoon kay Abraham, pagpapalain ko ang anak mo kay Hagar na si Ismael. Gagawin ko rin siyang isang dakilang bansa. Kaya po si Abraham ay kampante na palayasin si Hagar at si Ismael dahil nangako ang Diyos. Merong pangako ang Panginoon. Kaya po ang kampante na gusto po nating ma-achieve ay mula po sa pangako, assurance ng mga salita ng Panginoon sa ating buhay. Tama po ba? Ito po yung background ng atin pong pag-aaralan ngayon. Ano po? At napadpad po si Hagar at ang kanyang anak sa ilang or wilderness o disyerto. At ang disyerto pong ito ay sumisimbolo po sa kakulangan, no? Pinabaunan po ni Abraham ang kanyang mag-inang si Hagar at si Ismael ng piraso po ng tinapay. Okay? Kakaunting tinapay, baong pagkain at inumin. Sa English po ay skin of water, no po? Took a bread and a skin of water, putting it on her shoulder. Genesis 21 verse 14. Okay? Genesis 21 verse 14, pinahayo po ni Abraham ang kanya pong mag-ina. Actually, hindi natin pwedeng ituring na mag-ina kasi hindi naman niya asawa si Hagar. Si Hagar po ay personal assistant, bond servant, ano po, maid po ito, no? Ni Sarah na kanyang asawa. Sa konteksto at kultura nila na hindi po natin lubos na maunawaan, hindi natin pwedeng tularan dahil sila po ay mga Hebreo at ito po ay ancient civilization. Just imagine. Siguro po at least 3,000 years ago. Please, huwag niyong gayahin ang kultura ng mga ancient people na nabuhay 3,000 years or more ago. Okay? Possible po yung sa panahon nila noon. Okay? Ngayon po, hindi na po iyon beneficial sa iyo. Okay? Hindi na po yun beneficial sa atin, sa panahon natin. At pero mula po dito, we can see na unang panahon pa, nandiyan na po ang mga personal o mga family issues na nagsasanhi ng disyerto, ng kakulangan sa attention, kakulangan sa resources, kakulangan sa pera, at ang dami po nating nararanasan ganyan. Ano po?
Malaking conflict po ito sa pamilya, na all-time issue na po ito sa family. At ito po'y nagsasanhi ng disyerto sa ating mga pamumuhay. Ito'y nagsasanhi po ng kakulangan. Desert means it is a place, but you cannot stay longer in that place dahil wala po dito ang mga basic necessity para mabuhay. Wala dito yung mga basic resources para mabuhay. Wala dito yung mga basic supply para mabuhay sa disyerto. It is a place. Kaso nga po, maraming kulang. Attention. Wala pong hope. Wala pong future ka na nakikita. Wala kang kinabukasan na nakikita. Yan po ang sitwasyon ni Hagar. Ano po? At naubos po ang pabaon na pagkain mula kay Abraham. Naubos po yung pabaon na tubig mula kay Abraham. Yan po ang nangyari sa kwento. Sila po ay nagpagala-gala. Wala pong direksyon. Wala pong tumpak o malinaw na patutunguhan. Sila po ay nagpagala-gala. Naubos po ang kanilang dalang tubig. Ano po? At nasadlak po si Hagar sa isa pong sitwasyon na talagang very depressive, no? Very desperate times. Naubos na po ang dalang tubig. Verse 15, iniwan ni Hagar ang kanyang anak sa lilim po ng mababang puno, no? At wala na po siyang pag-asa. At ang sabi niya sa kanyang sarili, no? Ito po yung kanyang mga thoughts sa kanyang sarili. Naupo po siya 100 metro na malayo mula sa kinaruroonan ng kanyang anak na si Ismael. At sinabi niya po sa kanyang sarili, hindi ko matiis na makita na mamatay ang aking anak. Hindi lang niya kayang makitang mamatay ang kanyang anak, pero tanggap na niya na mamamatay po ang kanyang anak. Ito po ang sitwasyon sa disyerto. It is a lack of attention, it is a lack of future, kakulangan po sa resources, kakulangan sa pagkain, kakulangan po sa kabuhayan, kakulangan po sa pera, walang pag-asa, walang direksyon, manghuhula ka lang, ikaw ay nagpapagala-gala. Ano po? Nagsasalita po ako para i-represent ang lahat ng mga tao nakikinig ngayon kung saan sitwasyon ka man nagmumula. Ano? Kaya ako po binabanggit ang mga ganitong mga example. Naghahanap ka pero hindi mo alam kung saan. Meron kang kailangan. At naghahanap ka. You can spend time searching but you don't know where you will search for. Hindi mo alam kung saan ka maghahanap. Disyerto. May lugar, pero yung lugar, hindi ka kayang isustain. Hindi kayang isustain. Walang tubig, in short. Walang tubig. Sa madaling salita po, ay walang tubig sa disyerto. Sa simpleng usapan ay walang tubig, no? At ang tubig po ay simbolo po ng buhay. Not even Jesus Christ, sinabi po niya, hinalintulad po niya ang tubig sa buhay na mula sa Diyos, no? John chapter 7, 37 to 39, let me read to you, sabi po dito, New King James Version, John 7, 37 to 39. On the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, if anyone thirst, sabi po niya, if anyone thirst, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Out of his heart will flow rivers of living water, sabi po ng Panginoong Hesus. If anyone thirst, kung sino man na nauuhaw, sabi ng Panginoong Hesus, nasa desierto ka. Nasa desierto po tayo ng ating buhay. Kakulangan, walang atensyon, walang pag-asa. Ayaw mo na umasa, ayaw mo na masaktan kung sakaling umasa ka uli. Bahala na, gagala-gala na lang. Kung saan na lang dadalhin ng aking mga paa, kung saan ako dadalhin ng hangin, kung saan ako dadalhin ng aking instinct, sabihin na po natin human instinct. Disyerto. At ang problema, hindi ka pwedeng walang tubig, hindi pwedeng wala kang tubig. Hindi pwedeng walang tubig sa disyerto dahil matindi ang init sa disyerto, nakakatuyo ng laman. At ang katawan ng tao ay binubuo po ng 70% water ang katawan ng isang tao. Pero sabi ni Jesus, kung ikaw ay nag-uuhaw, ang uhaw ay resulta ng kakulangan na ng iyong katawan sa tubig. At ang sabi ng Panginoon, if you are thirsty, if anyone is thirsty,
Let him come to me and drink. Sabi po ni Jesus. Paano po yun? He who believes in me. Ganun ka iinom. As you believe, you are drinking. As you believe sa mga salita, as you listen sa yung, as you believe to what you are listening right now, you are drinking. As the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Out of his heart. Ang heart po ang pinakamalalim. This is the deepest part of your personhood. Heart is the deepest part of us being a human. Ano po? Ang puso po ang pinakamalalim na bahagi ng ating pagkatao. And out of your heart, if you start to believe Jesus, out of your heart will flow rivers of living water. Hindi lang po isang river, rivers. Yun pong sabi sa Bible. No, John 7, verse 37 to 39. And he is speaking concerning the Holy Spirit, the Holy Ghost. From those believing in him would receive. Lahat po na nagbe-believe, they will receive. Sabi sa verse 39, as you believe, you will receive this living water. And he is talking about the Holy Spirit. At yung tinutukoy po ng Panginoong Hesus Kristo dito ay ang banal na Espiritu. For the Holy Spirit was not yet given, yung sinasabi ito ni Jesus Christ. Pero once was Jesus crucified on the cross, and he is now glorified with the Father, no? Muli siyang nabuhay at siya'y nakaupo na sa kanang trono ng Ama, being glorified sa kanang trono ng Ama. Right now, nandiyan na po ang banal na Espiritu. Sa Book of Acts chapter 1, verse 8, you shall receive power and you will be my witnesses to Jerusalem, then to Samaria, then to Judea, and to the outmost part of the earth. Hallelujah. So you will be my witness. You will receive power. And as you believe, John 7, verse 39, you will receive the Holy Spirit, the Holy Ghost, the living water, the breath of God, the breath of life. No, what sustains life here on earth are water. So ito po ang problema po ng ating mga simbahan ngayon. We have the structure, we have the framework, we have the skeleton. No? And even the tendons are connected to each other sa simbahan, and even sa ating Christian walk with God. No? Malino po sa atin ang mga framework ng Christian walk with God. Yung spiritual walk, kamusta ang spiritual walk mo sa Panginoon? Marahil nandiyan ang framework, nandiyan ang mga madali mong maintindi ang mga bagay. No? Tatapusin ko lang yung lesson ng starting up a new life with Jesus. 10 lesson, tapos ko na yan. Yung life last 63 days, 9 weeks, tapos ko na rin yan. Diba? Meron encounter na 3 days. We have baka framework lang, but walang life, walang spirit, walang breath, walang water, walang tubig. Sipin po natin yung ating spiritual walk with God. Baka po disyerto tayo, tuyo tayo. Ang ibig sabihin po ng tubig ay ito po yung God's revelation of His Word. Ang tubig po ay yung rhema word. Ang tubig po ay mula po sa Panginoon. Ito po ay pinoproduce ng Word of God at ng Holy Spirit sa ating mga diwa, sa ating kalooban, sa ating puso, sa ating isipan. Doon po nagmumula, doon po sumisibol, ano po? Doon po bumubukal. Yan ano? Diyan po bumubukal ang tubig. No? Out of your belly, out of your inner being will flow rivers of water in the desert. Ano po? So ang desierto po nito kung saan naroon po si Hagar ay walang tubig. Ito yung sitwasyon natin sa ating panahon. Wala kang tubig. Kulang atensyon. Walang ama ang iyong anak. Wala kang ama na nakagisnan. Pinalaki ka ng iyong ina. Ang iyong ama ay nire-represent na lamang na yung ina. Ang mga bagay na dapat tinuro ng yung ama, ang ina mo na lang ang nagtuturo sa'yo. Ismael and Hagar in the desert. Ang tubig po ay kailangan at naubos na po ito kina Hagar at kay Ismael. At sila po ay nasa disyerto, wala po silang pagkukunan ng tubig.
Ano po? Ang tubig po ay ang source of life. Ang tubig po nagsusustain ng life dito po sa planet Earth. Ang tubig po ang nag-stimulate ng lupa, ng clouds, ng himpapawid, ng hangin para po makapag-form ng atmosphere para maging posible po ang buhay sa loob ng ating planeta. Ang tubig po ay para sa lahat. Ano po? Ang tubig po ay para sa lahat ng nabubuhay. Pansinin niyo po, lahat ng nabubuhay kailangan ng tubig. Hindi lang po ang isda, kahit po ang mga mammals na nakatira sa ibabaw ng planetang ito ay kailangan ng tubig. Ano po? Zebra, elephant, tiger, lion, lahat po kailangan ng tubig. Even the birds, kailangan ng tubig. Sila po ay umiinom. Imagine, ang tubig ay para sa lahat. Kaya hindi po dapat ipagdamot ang tubig. Hindi po dapat ipagdamot ang revelations from the Word of God and from the Holy Spirit. Amen? And in the beginning, the Holy Spirit hovers above the waters. Actually, hindi po natin mababasa na God said, let there be water. Actually, automatic nagkaroon ng water. Kasi nga po, nung sinabi ni God, let there be light, ang Holy Spirit naman, ang kanya namang participation is, He hover above the water. Siya po ang nagmanifest ng tubig, ang banal na spirito. Kaya po magkasama po yun, let there be light, ang kasunod po nun, ang execution po na ginawa ng Holy Spirit sa creation, ay He hover above the water. At ang banal na spirito po, ang nagmanifest, ang nagsilang ng tubig sa ating planeta. Kaya po, ang dami pong mga astronomers, ano po, ang dami pong mga scientists na talaga nakatutok sa outer space at wala po silang makitang planeta na mayroong tubig. Alam niyo bakit? Simple lang. Bakit wala pong planeta wala pong tubig sa ibang planeta? Kaya wala tubig sa ibang planeta, alam niyo bakit? Simple lang, wala doon ang Holy Spirit. Amen. Kaya wala po silang matagpuan na planeta na merong tubig, kasi kung merong tubig, possible na pong mabuhay sa planeta na yon. Are you listening? Yan po ginagawa po ng ating mga astronomer, ng NASA, ano po. They are searching for a planet all over the galaxy to look for water sa planetang yon. Kasi once na may water, human beings and even the animals, the insects, the birds of the sky, the fish of the sea, can live, can transfer to that planet. Pero wala pong planeta na mayroong tubig bukod sa planet Earth kasi po ang planet Earth ang piniling planeta ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang nag-decide. Alam niyo po ang Holy Spirit nag-hover sa Venus? Yung Venus ang magkakatubig. Kung Holy Spirit pinili niya po ang Jupiter, sa Jupiter magkakatubig. Pero pinili ng Holy Spirit ang planet Earth, the third planet on the solar system. Mahilig po kasi siya sa Trinity. God, Father, Son, and Holy Spirit. Amen? So, ganun po. Yun po. Water is what sustains life. Ang tubig ang nagsusustain ng buhay sa planeta po at even sa mga nakatira sa planeta. Life is possible sa planet Earth because planet Earth has a lot of water. 70% ng planet Earth ay tubig. At alam niyo po ba kung saan galing ang oxygen? Akala ko rin po dati, ang oxygen ay galing sa halaman. Pero nakausap ko po yung aking isang primary 12 na si Raymond, na isang mga kabayo. Kasi major po niya ay biology, kaya mga kabayo. Okay? No, shout out po sa mga kabayo. Ha? Ano po? Kung gagawa daw po siya ng YouTube niya, ang tawag niya sa kanya mga community followers ay kabayo. Kasi siya po ay talagang, ano po yung tao na yun, mahilig sa biology. Nagmamasterat po ngayon sa Lasal, ano po, at siya po ay professor sa Malolos BSU. Mahilig po to sa ano, sa algae. Alam niyo po pala, ang oxygen po sa planet Earth hindi galing lamang primarily ang source ng oxygen sa Earth ay hindi sa mga halaman galing sa lupa, ha? Hindi yung mga puno't halaman sa lupa. Galing ang oxygen po sa mga algae na nakatira sa 70% water dito sa planet Earth. Opo, yun po ang katotohanan. Ang ganoon po kahalaga ang tubig. Kasi mula sa tubig plus the sunlight, magkakaroon po ng oxygen at ang oxygen po ang ating buhay. Yun po ang ating breath. Okay? Ganun po kahalaga ang tubig kung gano'ng kahalaga ang sunlight. Ito po ang basic requirements for life in any planet, in the whole universe. Kung kaya mong i-manufacture ang tubig, which is hindi natin magawa ngayon, kahit paano gawin ng mga scientists, we cannot manufacture water. No?
Kapag may tubig, kapag mayroon pong sunlight, maglagay ka ng algae, sabi po ni Raymond sa biology, then pwede ka na mag-produce ng oxygen, and that is, yan po ang number one necessity ng human being, oxygen. Did you know? So, yun po yung mga did you know natin. Did you know? Okay. No? So, ang water po ang basis of life. Water is massive. 70% po ng human being ay tubig. 70% po ng planet Earth ay tubig. At sa disyerto, problema, walang tubig. Kaya po may kamatayan because there is no water anymore. So si Abraham, pansinin nyo, binigyan niya ng tinapay plus binigyan niya ng tubig. Si Hagar at ang kanyang anak kay Hagar na si Ismael. Kaso nga po, dahil container lang ang lalagyanan ng tubig lang ang meron si Ismael, tandaan niyo po, naubos. Naubos. Maliban na meron kang source, meron kang balon, meron kang ilog, or meron kang bukal, or meron kang oasis, or meron kang karagatan, or di mo pwede inumin yung tubig sa dagat, maalat. Pero anyway, basta meron kang tubig, mabubuhay ka. Kaso nga, ang meron lang sila ay naubos po na sisidlan. Naubos. Sino po dito naubos na ang tubig mo sa sisidlan? Sino po dito said na ang tubig sa banga? Sabi nga po nila. Said na, konti na lang ang tubig sa banga. Paubos na. Yung naipon mo, ubos na. Yung naipon mo na motivation, pwedeng motivation yan eh. Paubos na. So, mauubos na ang motivation. And right now, ito po, mensahe na ito ay para po sa mga tao na paubos na ang motivation. Paubos na ang pagiging inspire. Paubos na ang pagiging ganado at masigla. Malapit na. Yung malapit ka ng bumigay, at malapit ka ng ma-depress, at malapit ka na maging suicidal tendency, andyan na, nandyan po ang depression, loneliness, nandyan na po ang kalungkutan, at ganyan po nangyari kay Hagar. Naubos po ang tubig. Verse 15, Genesis 21, chapter 21, verse 15, the water in the skin sa container was used up, and she placed the boy under one of the scrubs or mababang punong kahoy, scrubs. Pero kailangan mo ng tubig. Ba't kailangan mo ng tubig? Because all the seeds need water. And you are a seed, that's why you need the water. You need to be watered because you are a seed. Amen? You need to be watered. We need to be watered because I am a seed. I need inspiration. I need encouragement. I need motivation. I need affirmation. I need positive words. I need the coaching. I need the mentoring. I need the direction. I need a teacher. I need a prophet in my life. I need a mentor in my life kasi I am a seed. Ano po yung sabi ng Panginoon kay Abraham? Huwag kang mag-alala, seed yan, no? Yun po nangyari. At ang nangyari po dito sa kasama mo, no, tinan po natin yung relationship ni Hagar kay Ismael. Si Hagar po ay bumibitaw na. Si Hagar po ay nade-depress na. Si Hagar po ay sumusuko na po siya. No? Sa verse 16, then she went and sat down across from him at a distance at about a bow shot, 100 meters. For she said to herself, ito na po ang kanyang, ito yung sinasabi ng babaeng ito sa kanyang sarili. Let me not see the death of the boy. Tanggap na po ni Hagar ang kanya pong dinanas po na sitwasyon, na kanya kinasadlakang sitwasyon. Dahil po kay Sarah, dahil kay Abraham na kanya pong mga master, dahil kay Sarah na kanyang tinuring na master, siya po ay binitawan, siya po ay itinaboy. She was depressed. Pinakamahirap po dito, pagka ang kasama mo ay depressed. Pagka yung tao na tinuturing mo talaga, natutulong sa'yo, your mentor or your leader or your nanay or yung tatay mo o yung ate mo o yung kuya mo, naririnig mo sa kanya, depressed na rin siya. Yung mga kapatid mo, yung mga kasama mo, no? Konting taon na lang, 2 taon na lang, gagraduate ka ng college, pero sumusuko na yung mga kapatid mo.
sumuko na yung kapatid mo sa iyo. Naranasan niyo na ba na sukuan ka ng mga tao na sinasandalan mo at doon ka dumidepende? Yun na po ang sitwasyon dito ni Ismael at ni Hagar. Tapos drama, madrama talaga. Hindi po natin pwedeng punahin ang pagiging madrama ni Hagar dahil ang hirap po talaga ng sitwasyon niya. Hindi po natin sa pwedeng i-judge kasi yun po ang sitwasyon ni Hagar. Kapag walang tubig, nasa disyerto ka, naubos ang resources mo, hindi kita masisisi, walang pwedeng sumisi sa'yo kung magiging madrama ka. Drama. So pagiging depressed, siya po ay naging madrama, siya umiyak. Sabi niya, paano na mangyayari ngayon? Tanggap ko na, mamamatay yung bata. Mamamatay itong bata na to na aking alaga, ang bata na ito na ako tinuturing na ina, ako nag-aalaga sa kanya. Siya'y lumayo sa batang ito, 100 meters, at siya po ay na-depress. Siya po ay lumubog sa depression. Kasi sa disyerto po na ito, this will kill us. This will dry you up. Tutuyuin ka nito. Uubusin nito ang lakas, ang buhay. Uubusin nito ang tubig sa loob mo. Tutuyuin ka nito. Yan po ang disyerto. It is a desert time. Ngayon, ito po nangyari. But when this girl, nung si Hagar po ay ready nang mag-give up, siya po ay dininig ng Diyos. Siya po ay pinakinggan ng Panginoon. No? When she are ready to give up, and also para sa inyo po na nandito po ngayon sa ating gawain, sa panahon na ready na tayong mag-give up, that is the time that we must look up. Sa panahon na ikaw ay nag-give up, that must be the time that you look up to God. Na tumingin tayo sa itaas. Look up to the Lord. You must say a prayer. At yun na po ang ginawa niya. Kaso ang ginawa po ni Hagar, sinabi niya ay ang kanyang huling panalangin. No? Magdasal ka na, sabi nga. So nagdasal na po siya ng huling niyang dasal. At least nagdasal siya. Tayo po mga Pilipino, pinalaki tayo ng mga pelikulang Pilipino sa ganyan. No? Magdasal ka na. Simulan mo nang magdasal ng iyong huling pagdarasal. Di po ba? So nagdasal po si Hagar ng kanyang huling panalangin. At sa kalagitnaan po ng hopelessness, sa kagitna po ng disyerto, sa gitna po ng nauubusan na siya ng pang-sustain sa buhay, nagkaroon po siya ng dying wish, parang wish nga eh. Sabi nga niya, huwag niyo pong hayaan na makita ko na mamamatay ang bata. Parang sinasabi niya na sige, ako na lang unahin niyong mamatay. Ano po, yun po ang sinasabi niya dito. Depression. At trying times, a very sad moment in the desert, she lifted her voice and she wept. Umiyak po ito pong si Hagar. At alam niyo po, nung siya umiiyak, nagsalita ang Panginoon. Dininig siya ng Panginoon. Actually, dininig ng Diyos ang tinig. Sa verse 17, and God heard the voice. Ito po yung kung paano tayo didiligan ng Diyos sa disyerto. God heard the voice. Walaan niyo po ha. God heard the voice. Sino ang dininig na tinig ng Diyos? Sa verse 17, hindi po dinilig ng Diyos, actually, ang tinig lang ni Hagar. God heard the voice of the lad. Dininig ng Diyos ang tinig ng batang lalaki. Hindi yung tinig ni Hagar. The angel of God heard or called Hagar. The angel of God called Hagar out of of the heavens. Okay, naputol po tayo, no? Hindi ko po lang nasa na ako dito niyan. Sa recording po naputol. God hears the oppressed. His ears are closed to the broken heart, to the broken and victimized. Ano po ba ang bumabagabag sa atin? What ails you? Sabi niya po dito, anong bumabagabag sa iyo? Ano ang nagbibigay sa iyo ng takot? Ang dininig po ng Panginoon dito ay hindi po yung iyak o panalangin ni Hagar.
Si Hagar po ay nananalangin din. Si Ismael at the same time pala ay nagpe-pray din. Si Hagar ay umiiyak and also si Ismael ay umiiyak. Ang iyak ni Hagar ay depression. She wants to quit. She's giving up. She's ready to die. Ang huling request niya, God, I just don't want to see the boy die. Ayaw ko lang makitang mamamatay yung bata, pero tanggap ko na, mamamatay yung bata, mamamatay ako, mamamatay yung bata. Pero sumagot po ang Panginoon sa verse 18. At ang sabi niya, bumangon ka, arise, lift up the lad, kunin mo ang bata, sabi ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon, for I will make him a great nation. Ang tugon ng Panginoon ay doon sa bata, hindi po doon sa kay Hagar. Hindi sa issue ni Hagar, kundi sa issue po, or doon sa request, or doon sa nais ng bata. Ang nais ng bata ay, Panginoon, gusto ko mabuhay. Si Hagar, Lord, tanggap ko na kami mamamatay. Request ko na lang huwag kumakita siyang mamatay. Yung nasabi ni Hagar, pero ang sabi po nung bata ako, gusto ko mabuhay. Gusto ko pa mabuhay, gusto ko mabuhay ang nanay ko, gusto kong maging bansa, gusto kong magkaroon ng lupain, gusto kong magkaroon ng sarili kong bansa, kagaya ng ni Amang Abraham. Marahil yun na nasa isip ng bata, ng batang si Ismael. At yun ang tinugon po ng Panginoon. Hindi ko po lang kung saan naputol kanina, no? Meron po tayong mga technical difficulties. At ang sabi po ni Ismael sa kanyang sarili marahil ay gusto kong maging bansa, gusto kong mabuhay, gusto kong magpatuloy. Yan po ang iyak ng bata na si Ismael na marahil narinig na, yan ang narinig ng Diyos. So, posible po na nananalangin ka pero ang prayer mo ay depression, ang prayer mo ay hopelessness, ang prayer mo ay you're giving up. And this kind of attitude we can see sa panahon natin na hindi ko mo kumakain ka, wala ka sa disyerto. Ang isip mo nasa disyerto dahil walang motivation, kulang sa motivation, kulang sa inspiration, kulang sa direction, kulang sa affirmation, kulang sa tapik sa balikat, kulang sa mga positive affirmation mula sa mga tao na ine-expect mo. Mula sa mga tao na dapat pagkukunan mo ng lakas ng loob, ng positive words, ng positive encouragement, ng affirmation, wala. That's why you are quitting in your mind. You are not quitting in your physical. You are not quitting sa pagkain, sa pagtulog. You are not quitting para mag-inhale, mag-exhale ng oxygen. Pero in your mind, you quit to become a leader. You quit to become the best that you can become. You die. You are ready to die. Kaya po sabi nga ni Miles Monroe, maraming namamatay at a young age, teenagers, they died already. Pero sila'y nililibing after 70, 60 years. In your mind, you're dead. In your thought life, you're dead. Even sa ating spiritual walk with God, no, yung ating devotional time with God, yung ating pagiging leader sa church, yung ating pagiging cell leader, yung ating pagiging 144 leader, yung ating pagiging primary 12 leader, minsan we just simply quit. We just simply quit. No, kasi nga, we are parang Hagar tayo na parabang na-justify yung pagiging madrama natin because anong magagawa ko? Patayin mo na lang ako. I just quit. Tigil mo na lang. Ibaba mo na lang ako. Alisin mo na ako sa leadership. Huwag mo na lang gamitin, Lord. Magwawalwal na lang ako. Guguluhin ko na lang buhay ko. No, but ang magandang attitude dito, when you are dying, two person in the desert, one is hopeless, but one is desiring to live. Hindi ko pala ako na-record kanina dahil nakat. No? Sinasabi ko kanina po yung paulit-ulit ang kasalanan, paulit-ulit yung failure mo, paulit-ulit yung pagkakasala, the same sin, you are on a cycle. Wala ka na, naubusan ka na ng motivation, naubusan ka na ng inspiration, no? Naubusan ka na ng encouragement to live a life that is holy. To live a life that is holy. But, kagaya po ni Ismael, ang sabi niya, Lord, I want to still live. Maybe I don't deserve to live dahil anak ako sa labas. Maybe I don't deserve to live, but I want to live. Maybe I don't deserve na magkaroon ng lupain, ng teritoryo, ng sariling lupain, na maging isang bansa. Pero Lord, I am making a request. Yun ang sabi marahil ni Ismael. I want to be used. Maybe right now, hindi ako holy. Maybe right now, hindi ako ganong kagamit-gamit. Hindi ako ganong kalinis. Pero Lord, please give me a chance to live a life of holiness. To live a life of victory, to live a life of promise. Yun ang sabi po ni Ismael marahil sa kanyang mga prayers, sa kanyang huling hantungan sa disyerto. And that's why, mula sa kalangitan, dumating ang angel, kinausap si Hagar, pero sinagot yung panalangin
ni Ismael na anak ni Hagar. Kinausap ng anghel si Hagar, pero hindi si Hagar ang sinagot ang panalangin. Kasi kung sinagot ang panalangin ni Hagar, paresa silang patay. Nakita niyo po yun? And that's why God don't want suicides. Suicide, not just the physical death, but you take suicide on your leadership. You take suicide on your calling. You take suicide sa panawagan sa inyo ng Diyos. You're in the desert. You are in a wilderness. You are in a cycle of failure. No? And then, you commit a suicide. Nag-suicide. Sinuicide mo yung dream mo. Sinuicide mo yung calling mo. Sinuicide mo yung panawagan ng Diyos. Sinuicide mo yung leadership na nasa iyo. And right now, today, didiligan uli ng Diyos. Hindi pa yan patay. Bubuhay ng Panginoon. Pero kailangan mo gawin yung panalangin ng isang Ismael. Bakit ko nasabing yun ang panalangin ni Ismael? Wala naman nakalagay sa Bible. Kasi po nandun yung sagot ng Diyos. Pag nandun ang sagot ng Diyos, ibig sabihin may nagtanong ng ganon. Pagka nagbigay ang Diyos ng ganong supply, may nag-request kasi ng supply na yon. Anong sabi ng Diyos? Genesis 21 verse 18. Ang sabi ng Diyos, tumayo ka dyan, babae, Hagar. Puntahan mo yung bata. Hawakan mo siya. Kalungin mo siya. Dahil gagawin ko siyang dakilang bansa. Ibig sabihin, sinasagot ko yung prayer ng bata. Nag-pray ka rin, pero hindi ko sasagutin. Dahil ang prayer mo, mamatay na kayo parehas eh. Huwag mo lang makita yung kamatayan niya. Ay, di ko sasagutin yun. Huh? Ang sasagutin ko, sabi ng Diyos, yung panalangin ng anak mo. Gusto niyang mabuhay? Gusto niya magkaroon ng sariling lupain? Gusto niya ng sariling balon? Gusto niya ng sariling pagkukunan ng tubig, source of life? Gusto niya maging bansa, magpatuloy ang buhay niya? Then, I will answer. I will make him a great nation. Because that is his desire, I will, even though he don't deserve it, even though he is a bastard, bastardo po siya, anak siya sa labas, huh? Kahit wala na siyang ama, sabi ng Diyos, ako magiging ama para sa kanya. I will speak prophetically sa buhay niya. I will speak prophetically sa buhay niya. I will help him identify his abilities. Yun pong ginawa ng Panginoon sa kanya. His words will rescue us in the desert. Because His word is the water that we need. His word is the living water. The Spirit of God will speak the thoughts of God in you through the Word of God. That's why nagdi-devotion tayo. Nagla-like class po tayo. Day 8, day 9. No? God answered the voice of the boy, the voice of the child, the voice of the boy. Mas narinig ng Diyos ang panalangin na may vision kaysa sa panalangin ng pagsuko, pag-give up, pag-suicide, pagkawalang pag-asa. Are you listening? Parehas ang sitwasyon. The boy and the mother. Parehas sa sitwasyon si Hagar tsaka po si Ismael. Pares nag-pray, pares umiyak, pares humukay. Pero isa hinukay, balon ng kapaitan, balon ng pagsuko, balon ng pag-give up, balon ng depression. Pero yung lalaking ito po, yung batang lalaki, humukay po siya ng balon ng buhay. He wants to live, he wants to pursue life, he wants to become also a nation. He wants to have his own territory, he wants to have his own well, sariling balon, the cry of the boy. Why? What do you cry about? Are you crying out prayers of hopelessness? What are you thinking about these past few weeks? Anong pinakakaisip mo these past few weeks? Thoughts of defeat? Thoughts of fear? Thoughts of giving up? Thoughts of suicide thoughts? Not just physical suicide, but the suicide of your leadership, the suicide of your calling, the suicide of your right connection, the suicide of your connection with the right people. What's your suicide? What's your suicidal thoughts? Kasi yun, ang tanong po dito, no? In the desert, yan po mangyayari sa atin. In trying times, you're like in the desert. Kaya po kailangan po natin umiyak para mapagpala. We must cry out to be blessed. We must cry out to be favored by God. We must cry out that we will receive help. We must cry out for help. Do not cry out for death. Huwag kang umiyak para patayin ka na at matapos na lahat na problema mo. No! You must cry out for help. Cry out for salvation. We must cry out for change. Kung hindi ka nag-change talaga ng totoong change na gusto mong change, you must continue to cry out for change.
You must cry out for breakthrough. We must cry out for survival. The boy simply wants to live. The mother Hagar accepted death. But the boy, he wants to live. Yan po nangyayari sa desierto. Kaya po yung tubig hindi po lang galing sa taas. Ang tubig po ay parang baha na mula. Ang presensya ng Diyos ay parang baha mula sa panahon ni Noah, mula sa itaas may tubig at mula rin sa ilalim may mga tubig. Cisterns of water underneath. Ito po yung mga wells of life na kailangan po natin talagang i-activate. Kaya po mula po sa puso po na isang bata na malapit ng mamatay, siya'y humukay sa kanyang pagkataon ng kanyang gustong gawing, ng gustong kanyang mangyari. Siya'y humukay sa kanyang puso, sa kanyang pagkataon ng kanyang gustong mangyari sa buhay niya. Anong gusto mong mangyari sa buhay mo, sabihin mo sa Panginoon. Huwag lang yung kamatayan. Huwag yung kamatayan. Huwag yung pag-give up. Huwag yung pagsuko. Huwag yung pag-disconnect. Huwag yun. Ano yung gusto mong mangyari in line with God? In line kung sino si God? Because God is love, God is life, God is vision and dreams. Let us align with God. Ito po yung ating panahon na kung saan disyerto, not just because of the pandemic, but because maraming kulang. Maraming tuyo sa buhay mo. Maraming tuyo sa iyong pagkatao. Maraming banga ng buhay na bahagi ng buhay mo na nasasaid na. Konti na lang. Konti na lang susuko ka na. Huwag kang sumuko. Don't give up on you. Don't give up on yourself. Don't give up on your dreams. Don't give up on your calling. Don't give up on your connections. Don't give up on your divine, godly connections, please. Keep on moving forward. Amen? Yun po. Let us pray. And may the presence of God right now, nandiyan po sa inyong mga tahanan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Simply pray right now. Close your eyes and pray, Lord, I want to live. I want to pursue my God-given destiny. Sige, sabihin mo sa Panginoon. Sa kabila ng maraming failures, sa kabila ng maraming mistakes, sa kabila ng maraming trials and then puro errors, just simply desire and cry out to God, Lord, just like Ismael, even though I do not deserve to be blessed, even though hindi ako kasali. Actually, yan talaga si Lord. Yung mga hindi kasali, yan ang pinipili niya. Yung mga hindi kasali, yan ang pinipili ni Lord. If we will study the Old Testament, para bang walang karapatan si Ismael. Pero God is a just God. He is a justice, fair. He is a God who gives favor, but He is fair. To the oppressed, God is close to the brokenhearted. God is close to the oppressed. He hears the cries of the oppressed. Pero yung mga oppressed nga po, siyempre hindi natin talaga mapigil minsan ang ating depression, ang ating mga drama na negative. I just want to die, I just want to quit, I just want to... That is depression. But instead na umiyak ka ng iyak ng pag-quit, umiyak ka ng iyak ng, Lord, I want to live. Lord, I want to be used for your glory. Though I fail 100 times, I still want to live a holy life. Even though there's so many conflicts and contradictions in my private life, for example, Lord, I still want to live a holy life. Give me a chance. Yan ang gusto ni God. At ang sabi ni God, I will make you into a great nation. Okay? Let us pray. Let us make that prayer right now. Sige po, mga nanay, mga tatay po, mga kasama po natin sa simbahang ito, sa church, I praying for you. Lord, I want to start a business. I want to start a career. I want to continue my study sa college. Gusto ko magkolehiyo. I want to continue, higit sa lahat, Lord, I want to continue serving you. I want to continue to minister. Sa ministry, gusto pong magsimula uli, Lord, becoming a leader. I am not perfect. I am not worthy. But Lord, I want to live a life that serves you. I want to live a life that is holy before you. Sige, make that kind of prayer. Make that kind of prayer in the desert. Ang disyerto po, marami ng tuyo sa iyong buhay. Not physical. Kumakain ka pa, naliligo ka pa. But sa kaisipan mo, sa mga iniisip mong mga bagay,
Wala na, tumigil ka ng umisip ng pag-asa. You just want to survive. You just want to exist. You just want to get by. Wala na, wala ng direksyon. Wilderness na lang, wandering na lang. But God right now is ministering to you. The Holy Spirit right now is doing something great right now sa inyong bahay, sa inyong puso, sa inyong pakikinig, sa inyong panunood ng stream na ito. And I want to pray for you. Right now, Lord, I pray for this person, Lord. I speak life. In the name of Jesus, arise. In the name of Jesus, continue to your dreams. Sa pangalan ni Jesus, continue to become a blessing. Continue to become a model. From rags to riches, from zero, becoming a hero. Continue to become a model of hard work. Continue to become an example na mula sa wala, you can become something na talagang a blessing sa iyong mga kapitbahay, a blessing sa iyong sariling pamilya. Continue your dream. Continue your God-given dreams. Continue your God-given destiny. In the name of Jesus, arise again. Pursue your God-given destiny. Pursue your God-given dream in the mighty name of Jesus. You are a leader. You are a leader of 12 leaders of leaders. You are a leader of one purple. You are a leader of 1,000 people. In the name of Jesus, arise again. Continue your walk with God. Oras na ngayon to start again. To continue again, to begin again, walking with God side by side, little by little. We are not perfect. We are not there yet. Sa oras na ito, hindi pa tayo naroroon. Hindi tayo perfecto. Nobody's perfect right now. But we never quit. We never quit improving. We never quit to become a better version of our previous self right now. Come on. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sa mga magulang, sa mga nanay, I speak protection and provision and covering of the blood. Walang mahahawa, walang magkaka-COVID-19. Lahat na may COVID-19 ay gagaling. In the mighty name of Jesus, we pray sa bawat pamilya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, sa umaga po na ito that we able to receive the word. Sa inyo pong kaluwalhatian, sa inyo pong papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Oh, my heart in flesh cry out for the living God. And oh, my heart I'm satisfied in June.